Okay, class, madang araw po sa ating lahat. Ito po Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Ang topic po natin ngayon ay yung sa logic, sa mathematics in the modern world, chapter 5, logic. Okay? So yun po yung conditional tsaka by conditional statement. In 3, 2, 1, and action. Okay, so i-discuss muna natin yung tinatawag na conditional statement. Okay, so conditional statement. Okay, so ano po ba yung conditional statement? Paano po ba yung conditional statement? Ganito po yung conditional statement. Meron po siyang ganyan na symbol. Okay, so halimbawa ito po ay P tsaka ito ay Q. Ibig sabihin niyan is if P, then Q. Yan po ibig sabihin niyan. If P, then Q. Okay? So ganito yan. Ano yung mga rules? Yung rules na lang. Kasi may nandiyan naman sa module natin. Nandiyan sa module. So ganito yan. Pag same, pag pareho, same input, ibig sabihin pareho sila. Pareho silang true or pareho silang false. Yung output po natin is true. Okay? Pag pareho yung input, ang output po natin is true. Pag different input, ibig sabihin magkaiba yung input, follow the input of the statement, ayan o, the statement with the arrowhead is pointed. Kung saan nakatutok? Ayan. Saan ba nakatutok? Sa Q. So, ibig sabihin, kung ano yung kay Q, yun po yung output natin. Kung ano yung kay Q kasi nakatutok sa kanya yung arrowhead, yun po yung magiging output natin. Okay? The output is yung pointed kung saan arrowhead is pointed kung kanino nakapoint. Okay. Kung kanino naka-point yung arrowhead na to, doon po, yun po yung output natin basta pag different. Ito lang naman. So, one. And number two, ano po ibig sabihin? Ganito po ang ibig kong sabihin. Ganito po yan. Okay? Sulat na natin. Ito po yung rules. Ito yan. Okay? So, ganito, meron tayong input. Halimbawa, P, Q, na ganyan. Tapos dito yung P. Tapos nandito yung Q. Ayan sila. Ayan. Ganyan. Apat yan. Apat. Okay? So halimbawa, ito si P is true. Ito is true. Ito ay true. Ito ay false. Ito ay false. Ito naman ay true. Ito naman ay false. Ito ay false. Sabi ko dyan, dito muna tayo sa same input. Sa same input is true. So, parehong input, true tsaka true. Sabi ko na nga dyan, true. Ayun na yan, true. Lagay na natin true. Ito, same input, false and false. Same input, false and false. Ang sagot pa rin natin is true kasi pareho. Now, pag different, katulad nito, different, true tsaka false. Ibig sabihin, yung output po natin, kung saan nakatutok dito kay Q, yun po yung output natin, si false, yung kay Q. Dito naman, different din, false tsaka true, yung output po natin, kung saan nakatutok, doon po yung kay
kyo sutro po daan. Okay? So yan po yung conditional output ng conditional statement. Ayan po ibig sabihin niya. Okay? Sana na to, nasusundan niyo yung class. Halimbawa naman, ganito naman. Q, nakatutok dito kay P. Ayan naman, ganyan din. So ano po magiging output niyan? So ibig sabihin, ito pa rin yung pareho, true pa rin yan. Ito yung pareho, true pa rin yan. Pero dito nagkaiba na, si P na yung susundin natin. So sa difference, sino dito? Si P naman po ang nakatutok sa kanya yung arrow. So ibig sabihin, ito ay true. Tapos dito, ito naman po ay false. Ayan po kung sino nakatutok kay P. Okay? So yun po ang conditional statement. Okay? So ganito naman po yung isa, yung by conditional statement. Okay? So yung by conditional statement naman po, by conditional statement is ganito naman po siya. Okay? Yung may symbol na ganito. Ganito yung symbol, by conditional. Halimbawa ito P tsaka Q. Ayan siya, by conditional po yan. Ayan. So ibig sabihin naman ito, yung rule, sa rule na tayo, ibig sabihin yan, kung same, kung pareho yung input, ang output po ay true. Pag different yung output, ay yung input, ang output po ay false. Ganito po yung table niya, truth table. Ito, truth table po. Ganito po yung truth table. Okay? Ang dagdagan natin. Okay? So halimbawa ito ay ito ay A, B, C, D. Tapos ito naman ay A, makaganyan, kay B. Tapos ito naman ay C, nakaganyan, kay D. Ibig sabihin true, false. Dito naman false, true. Okay. So sabi natin kanina, same input. Ito yung input. Input. Tapos ito yung output. Ayan, madali lang. Same. Pareho. So hanapin natin pareho. True. Ayan o, pareho sila. So ibig sabihin true ito, true din ito. Kasi same input. O, A, B. Dito siya. C, D, true. O, dito naman. False. So ibig sabihin dito pa rin ay true. Itong false sa C, D, ito pa rin ay true. Ito naman, magkaiba. So, false na yan. Ito magkaiba is false na yan. Ito naman, magkaiba. False na din yan. Ito naman ay false. Okay? So, sana class, nasusundan niyo yan. Madali lang naman. Okay? Madali tindihin. Now, how about kung ganito na yung example? Example na natin. Example tayo. Halimbawa, gawa tayo ha. Gawa tayo ng example. Halimbawa, A. Ito si A. B, C, and D. Example lang natin. Example lang. Dalawa lang. Ito ay true, false. Ito naman ay false, true. Halimbawa, ito siya. Ganito. Dito tayo. Halimbawa, ito yung input natin. Ito yung mga input natin. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Input natin ha. Dito yung output. Output natin. Ito yung output. Nandito. Ito yung output. Halimbawa, ito yung tanong. Ito yung tanong. A and B. Nakaganyan. Tapos, nakaganon. Nakaganon kay C, ganyan pa, and D.
Ayan. Anong sagot natin dyan? Ano dito? So, isusolve natin ha. Isusolve natin ito. Ito daw, A and B, if, yung A and B, if then, dito kay C, by conditional D. Okay? So, combination na. Parang combination na. So, ito, isusolve po muna natin ito. Okay? So, ganito yan. Ito yung input natin. True, tsaka false. Dito sa A is true, dito sa false is B. So, pag and, sabi nga natin, ang and nagmumultiply. So, true times false, ito po ay false na yan. Kasi ito, ibig sabihin yan, isusolve na natin ito ha. So, magiging ganito yan. 1, yung 1 times. 1, tuldok na lang sa times. Times 0, ayan siya. Tapos na kaganon. Tapos dito naman, conditional C, D, ayan o, conditional. So, different sila. Different, by conditional different, so ibig sabihin, ito po na C, D, na true tsaka false, false na yan, zero. Zero na po yan. Naintindihan? Naintindihan class. Next, tapos ito daw, na 1 times 0 is 0, tapos nakaganyan kay 0. So, ibig sabihin, si false, naka-false, ang sagot po natin dyan ay, ayun o, false, false. Pag the same, balik tayo doon dito kay conditional. Balik tayo kay conditional statement. Ano sabi ni conditional? Ito po ay pareho, the same. So, ibig sabihin, ang output natin is 1 or true. Okay? So, true. Ang sagot po natin dito sa number 1, input is true. Ayan po. Next, ito naman, number 2. Number 2 na tayo. Ito yung number 1. Number 2. Number 2, A, ayan o, A times B. So, false times false. So, 0 times 0. And then, naka-arrowhead tayo na ganyan. Tapos, C, D. Na by conditional. So, ibig sabihin, true tsaka true, ibig sabihin ito ay 1. Kasi, 1. 1, pareho sila. Diba? So, by conditional kanina, by conditional, same. The same input is true. Ito, by conditional, same input is true. Ibig sabihin, itong C, D is true. So, 1 po ito, 1. So, meaning, 0 times 0 is 0. Tapos, naka- conditional siya kay 1. Ayan. So, sabi naman sa conditional, ano siya? Different. Pag different input, kung saan nakatutok si arrowhead. Saan nakatutok si arrowhead? Kay 1. So, meaning, ito ay 1. And that is true. Okay? So, true po ito plus. Okay? So, true po yan. The next, sige nga, testingan po natin ito. Magiging assignment nyo. Okay? So, subukan nyo ito. Subukan nyo po ito, sagutan. Okay? So, ayan po. Meron, ibig sabihin, ang bit 0, ito ka po, ito pagbabasihan mo, ito naman yung circuit niya. Ito yung circuit. Okay? Ibig sabihin ito is buo po sila niyan. Ito, buo yan sila. Buo. Ibig sabihin, ito muna. Ito man sa loob, simplify, parang simplify niya yan. Ito. So, subukan nyo kung ano yung output. 1, 2, 3, 4. Okay? So, subukan nyo po ito. Yan yung inyong assignment. Or malamang baka lumabas din ito sa exam ninyo. Okay? Okay, so sana may natutunan kayo sa ating discussion and don't forget to hit like and subscribe to our channel, Sir Lloyd Classroom. Okay, so bye-bye and bye-bye for now. Nasa 5,000 na po tayo and growing. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again, ito po Sir Lloyd. Bye-bye and bye-bye for now.